may power lang ang outlet kapag naka-on ang switch. So, itong setup natin, may power na ito. Ititest natin kung nasaan ang may problema dito. I-on natin ang circuit breaker. Itong bulb lang ang gagamitin natin. Dito muna sa una. Ayan, may power siya. Dito naman sa isa, ayan, wala. I-on natin ang switch. Ayan, may power siya kapag naka-on ang switch. Itong isa dito, i-off natin. Ayan, wala rin siyang power. Dito sa isa, kahit naka-off ang switch, may power siya. I-on natin. Ayan, meron din. Kahit naka-off ang switch, may power. Ang may problema dito, itong isa, walang power kapag naka-off ang switch. Kailangan pa natin i-off ang switch para magamit siya. Ayan. So, i-trouble natin ang wiring. I-off muna natin ang circuit breaker. Tingnan natin dito kung anong pagkakaiba niya kasi itong isa dito, okay naman ito. Nandito ang may problema. So, tingnan natin dito yung wiring kung may pagkakaiba ba dito sa kabila. Yung supply natin dito, line to neutral. So, ito yung neutral natin, itong puti. Ayan, dito sa unang box, ayan, pumunta dito sa receptacle. Tapos yung live niya, o hot wire, pumunta sa switch. Paglabas niya dito, ito, pumunta sa receptacle rin dito. Tapos, itong wire ng outlet, itong hot wire niya na kulay blue, dito nakakunik. Ito, dito nakakunik sa hot wire na galing sa circuit breaker natin sa supply. Tapos ang isa naman, ang puti, neutral yan, dito nakakunik sa neutral. So okay ito, functional ito. Tingnan natin dito sa kabila kung anong pagkakaiba niya. So ito yung supply niya, galing yan dito. Galing pa rin yan dito sa circuit breaker. Ito. Ito yung supply niya. Pumasok sa receptacle, tapos yung hot wire, pumasok dito sa switch. Paglabas niya dito sa switch, pumunta doon sa receptacle, tapos yung isang wire dito nagkakunik sa outlet. Ang hot wire nitong outlet dito nakakunik sa return ng switch. Ito yung supply ng switch, ito yung return. Ito naman yung neutral. Yung wire ng outlet dito nakakunik sa return, tapos ang isa doon sa neutral. So, pag naka-off ang switch, walang power itong outlet. Tingnan natin kung bakit. Tanggalin natin itong electrical tip sa supply ng switch at saka yung return. Ayan, natanggal na. So, tingnan natin kung bakit walang power ito kapag naka-off ang switch. I-on natin ang circuit breaker. So, walang power yan. Subukan natin, wala. Pag naka-on, meron. Ayan. Bakit walang power yan pag naka-off ang switch? I-off natin. So, tingnan natin dito sa wiring niya. Ito yung hot wire galing dito sa supply. Galing dito sa circuit breaker. Ayan. I-test natin. May power yan, permanente. Kahit i-on natin ang switch, tapos i-off, may power pa rin yan kasi supply yan. Tapos dito sa return ng switch, dito nag-connect yung outlet natin. Walang power yan pag naka-off ang switch. Pag naka-on ang switch, saka lang siya magkaka-power. Ayan, kasama siya dito sa ilaw. Bali itong outlet nasama dito sa ilaw. Gagana lang siya kapag naka-on ang switch ng ilaw. Kasi tingnan natin. Yung hot wire ng outlet dito nag-connect sa return, ayan. Tapos yung neutral niya doon din sa neutral. So ito yung pagkakaiba dito sa kabila. Ayan. Yung hot wire ng outlet naka-connect sa return. Samantala dito, yung hot wire ng outlet ito naka-connect dito sa supply galing dito sa circuit breaker. So ganun yung problema niya, kaya walang power kapag naka-off ang switch. Dito pala nakakunik sa return ng switch. So, dapat ito, dito yan nakakunik sa supply. Ilipat natin yan dito. I-off natin ang circuit breaker. Subukan natin kasi hahawakan natin yan. Ayan, wala nang power.
So tanggalin natin itong outlet dito. Dito natin i-connect sa supply ng switch. Tanggalin natin ito. Dito natin yan i-connect sa supply dito. Itong wire galing dito sa outlet, dito natin yan i-connect sa supply dito. Ayan. Tapos ito, ibabalik natin dito. Itong return. Ayan. Tapos, itest natin kung okay na siya. I-on natin ang circuit breaker. So, kahit naka-off ang switch, subukan natin kung may power na siya. So, ayan, may power na. So, okay na yung outlet natin. Parehas na dito sa kabila. Oh. Kahit naka-off ang switch, may power. Ayan. May power rin siya. Pag off ng switch, meron pa rin. Ayan. So, okay na siya. Paano naman kung yung outlet natin, nagkamali tayo sa pag-connect, dito tayo nagka-connect sa wire ng switch. Dito sa hot wire ng switch at dito sa return ng switch. Paano naman kung dito tayo nagka-connect? Ano ang mangyayari dito sa outlet at saka sa ilaw? Subukan natin. Itong wire ng neutral natin, dito natin i-connect sa return. Kasi itong hot wire ng outlet, dito na nakakonnect sa hot wire. Ilipat natin itong neutral dito sa return. I-off natin ang circuit breaker. Test natin uli kung may power. So, subukan natin. Ilipat natin dito sa return. So, dito natin i-connect sa return. Ayan. Dito. Ayan. Yung neutral natin dito, diretso na sa receptacle ng ilaw. Yung hot wire, galing dito sa supply, pumasok sa switch, tapos pumunta sa outlet. Yung return naman ng switch, pumunta sa receptacle, tapos yung isang wire, dyan tayo nagka-connect, pumunta dito sa outlet. Bali, hindi nalagyan ng neutral itong outlet. Nandito ang neutral. Dito tayo nagkakonnect sa supply at saka sa return ng switch. So, subukan natin, i-on natin ang circuit breaker kung anong mangyayari dyan. So, ayan, naka-on na ang circuit breaker. So, saksakan natin ng ilaw ang outlet. Ayan. Umilaw siya. Pati ang ilaw. Oh, wala nang gamit ang switch. Dito pa lang, kung magsaksak tayo dito ng appliances, halimbawa sa appliances yung ilalagay natin dito, isasaksak natin, automatic iilaw yung ilaw. Kapag dito tayo nag-connect ng outlet sa hot wire ng switch at saka sa return, ayan o. Oh. Automatic umiilaw doon sa taas. Bakit umiilaw dito? Kapag nagsaksak tayo dito ng appliances, ganito ang nangyari dyan. Itong switch, ilaw lang yan dapat kapag naka-on ang switch. Ayan. Kapag nagkadugtong itong, kapag naka-on ang switch, magkadugtong itong hot wire at saka return kasi naka-on tayo dito. Ngayon, dyan tayo nakakonnect sa outlet dito sa hot wire at saka doon sa return. So kung magsasaksak tayo ng appliances kasi yung appliances natin may resistance na yan doon sa loob kasi may mga pisa kagaya nitong bulb. May filament yan doon. O kaya kung lead naman na bulb, may mga pisa rin doon sa loob. So pag saksak mo dyan, iilaw yan kasama doon sa taas. Ito yung naging switch. Kasi pag saksak mo dito sa outlet, parang inun mo na rin dito sa switch. Ito yung naging switch pag saksak mo dito. Ayan. So ganun yung mangyayari sa outlet at ilaw kapag dito tayo nag-connect sa supply at sa return ng switch. So subukan natin, tester yung gamitin natin kung anong mangyayari sa boltahe. Ito meron tayong digital tester. Setting natin sa volt. Ilagay natin sa AC. Tapos itest natin. Naka-off dito ang switch. Sukatan natin kung may boltahe.
Ayan. May boltahe tayo, 225 volt. Naka-off ang switch niyan. Bakit may 225 volt? Kasi itong hot wire natin, live yan. Tapos ang isang wire dito tayo nakakunik sa return. Ayan, ito. Ang return nakakunik yan dito sa receptacle ng ilaw. Tapos ang kabilang wire ng receptacle nakakunik yan dito sa neutral. Ibig sabihin may neutral dyan. Yung neutral tumawid dito papunta sa return sa pamamagitan ng bulb kasi may resistance ang bulb. Ayan. Kaya may boltahe dito. Ayan, 225 volt. Tanggalin natin ang bulb. Testiran natin. Ayan, wala nang boltahe, resistance na lang. 30 volt, ayan. So lagyan natin ng ilaw. I-test natin uli. Ayan, may boltahe siya. 224 volt. Paano naman kung i-on natin ang switch? Subukan natin i-on ang switch. Ayan. O, nakailaw na. Tapos sukatan natin dito ng boltahe. Ayan. Wala na ring boltahe. Ayan. 0.06 na lang. Kasi magkarugtong na yung hot wire at return ng switch kasi naka-on na dito. So yung outlet natin, ang dalawang wire nakakunik na sa supply. So wala na talaga siyang boltahe. Samantala kung naka-off ang switch, yung neutral tumawid dito sa receptacle, papunta dito sa return ng switch. Tapos yung supply natin, nandito pa sa supply ng switch. Ayan, dito nakakunik ang isang wire ng outlet, ang isa naman dito. So pag sinukatan natin yan, may boltahe yan. Ayan, 225 volt. So ganun ang mangyayari sa outlet kapag dito tayo nakakunik sa supply ng switch at sa return ng switch. So i-off natin ang circuit breaker. Ayan, wala nang supply. Ibalik na natin itong isang wire ng outlet, dito natin ilagay sa neutral kasi dito yan dapat nakakunik. Sa neutral at saka sa supply. Kanina, yung hot wire nitong outlet, dito nakakunik sa return. Kaya ganun ang nangyari. So, ibalik na natin dito. Tapos, takpan natin. Lagyan ng electrical tape. Tapos, itest natin kung functional yung gawa natin. Ibalik natin ito dito sa neutral. So, itest natin uli. I-on natin ang circuit breaker. Switch. So, okay. Yung outlet. So, okay. Functional yung gawa natin. So, ganun lang kung paano mag-trouble ng mga ganitong problema sa outlet o kaya sa ilaw. Ang kailangan lang, alam natin kung anong mga function dito sa mga wire na ito. Kung ano yung neutral, yung return, at saka yung hot wire. So, hanggang dito na lang yung video natin. Sana po ay may natutunan kayo dito. Salamat sa pakikinig at panonood.